Okay, tikman na natin ang sabaw. Sarap. May pork adobo, sarap ng sabaw. Ayos, saktong-sakto yung pagkakatimpla ko. Hello, YT people! Kumusta, kumusta? I'm sure you are all doing great, like I do. Eto, magluluto na naman tayo ng all-time favorite ng mga Pinoy, ang pork liempo adobo. Eto, numpisa natin i-marinate. Nilagyan po natin ng bawang, toyo, at konting sibuyas. Yan. Okay, marinate po natin yan. Mamaya, simulan natin iluto. Eto. Nilagay na po natin ang kawali. Simple lang naman po ang pagluluto ng adobo eh. Lagyan lang po natin ng toyo at bawang, konting sibuyas. Kung gusto nyo, lagyan nyo po ng oyster sauce. Tulad ng ginawa ko, nilagyan ko po yan ng konting oyster sauce. Hindi ko na po gaano pinakita yung paano ko siya minarinade. Dahil alam naman po natin, mostly mga Pinoy, kapag ka po wala tayong gulay sa loob ng rep, eto, at meron tayong pork belly, eto, adobo, mabilis ang luto. Di po ba? Eto, atin na pong medyo ipiprito ng konti itong ating pork belly. Nilagyan po natin ng konting mantika yan. At sinisimula na po natin itong niluluto. Yung mantika po ay nilagay ko na po nung minarinate ko itong pork liempo ito. Kaya hindi nyo na po nakita. Nandiyan na po, nakahalo na po yung konting mantika lang naman. Okay, konting halo-halo. Medyo i-light brown natin itong ating pork belly. Bakit nga ba ito ay all-time favorite ng mga Pinoy? Even foreigners, nagugustuhan na nila itong ating pagluluto ng pork adobo. Alam niyo po ba bakit po ito ay masarap isama sa pag mag-outing kayo? Ito po yung kadalasang binabaon ng mga pamilya, itong pork adobo. Kasi, meron po itong suka. At yung suka na yun, ay yun po yung, kumbaga, nagpapa-preserve sa lutong ito. Ibig sabihin, hindi siya madaling mapanis. Dahil po, meron po siyang suka. Yun po yun. Kaya ito hindi panisin itong pork adobo. Oo. Kaya kadalasan ito yung mga binabaon. Hindi po ba? Ang pork adobo. Yun, nilagyan ko na po ng laurel. Nilagyan ko na rin po siya ng konting durog na paminta. Okay. Maya-maya po lalagyan ko po ito ng konting tubig. Oo. Para palambutin itong karne nito, itong meat. Ayan. Konting painit. Sarap po yung medyo nag-light brown po siya. Ayan. Lalagyan ko na po siya ng tubig. Para ito po yung magpapalambot sa karne na ito. Okay. At yun na po itong takpan.
para makakadagdag itong pagtatakip natin sa mabilis ang pagpapalambot nitong meat. Oo. Makukulob po yung init. Oo. Kaya po ating nilalagyan ng cover. Cover to simmer. Yon. Para ma-tenderize, mabilis ang pag tender ng ating meat. Okay. Akin lang po inayos yung takip. Ito, habang niluluto ko po yung ating pork adobo, eh, nagpiprito naman po ako sa kabila ng squid balls. Yes. Ayun. Luto ng ating squid balls. Medyo tinista ko yung squid balls. Masarap yung tostado nun eh. Okay. Lagyan na po natin ng sugar. Itong ating pork adobo. Dalawang, ano, kutsara na sugar. Okay, tikman na natin ang sabaw. Tikman na po natin yung sabaw niya. Kung ayos na ba yung ating timpla. Mmm, sarap! Mukhang okay na. May pork adobo. Mabilis lang din po manuto ang pork adobo. Sakto-sakto yung pagkakatimpla ko. Kaya ako... Patutuyin ko sana yung kanyang sabaw o yung sauce. Eh kaso, itong anak ko, mahilig sa sabaw. Kaya, hindi ko na lang siya patutuyin. Sana ito, adobong tuyo eh. May kaso, masarap pansabaw. Pansabaw sa kanin, di ba? Kaya, hindi ko na siya ganong patutuyuin. Pwede na yan. Ayos! Luto na ang ating pork adobo!